Magandang umaga sa ating lahat. Pupunta ngayon tayo doon sa aking tinatawag na pipino. Ayan, tingnan natin yung pipino natin kung ano na ang kalagayan. At ang lahat, papasukin muna natin ang ating intro. Intro, halika na, pasok! Bago tayo mag-umpisa, please subscribe at pindutin naman yung notification bell dyan para magiging updated kayo sa lahat ng mga ipa-upload kong mga video, diba? So, gandang umaga sa ating lahat at ito na po ang ating pipino segment. Ayan, papakita ko sa inyo ang kabuuan ng ating pipino dito sa ating province. Tatatangin yaman ko dito na mumuhay mga katubo lupang sinilangan puno ng kayamanan ko dumating mga dayuhan talaay kabihasan na bago ang anyo ng lupa't kami Lumago ang karunungan, nabago ang isipan, at ang kabuhayan ko. Marami ang yumaman at may nahihirapan. Sa aking nakaisipan ay siyang dahilan. Sinirang kalikasan, inangkin ang kayamanan. So mga palanggakita natin yung pipino natin, ayan, ito. May sanga siya dito, oh. Tingnan nyo. May sanga siya. Ito ang first, second, and third. So dapat, anong gagawin natin dito, dapat tanggalin natin yung first. Tanggalin natin ito mga palangga. Mga kaprobinsya, tanggalin natin. At saka ito po mga palangga. May nagtatanong sa akin kung bakit ko ito tinatanggal. Kasi po in my own experience, dapat tanggalin natin itong mga ganito. Kasi alam natin na ito ay hindi ito tumatagal. Dahilan po mga palangga, bakit tanggalin natin yung tinatawag natin na mga sprout or yung mga sanga, kumbaga yung mga sanga dyan sa ano natin, sa pipino natin, yung first, second, third, bakit tanggalin natin yan? Ang purpose lang po dyan, tanggalin natin yan kasi para masustain o para maging sustainable yung puno ng ating pipino. Dyan lang tayo magtatanggal sa first, second, and third. Pero sa fourth niyan, hayaan na natin yan kasi alam na natin yan. Yan ang talagang tunay at dapat na talagang alagaan. Okay? Kasi po sa tingin ko, sa tingin lang natin o sa aking sa aking natutunan bilang isang magsasaka, yung nasa first, second, and third, hindi po talaga mag-sustain yan. Kasi po pag hindi natin tinanggal yung mga sprout na yan, ang tendency po ng ating pipino ay madali lang mamatay. So, hindi natin mapakinabangan ng husto. So, dapat tanggalin natin yan. Pangalawa, dapat tanggalin natin yan kasi siya yung kakain sa mga fertilizer o pampataba na nilagay natin dyan sa puno. Dapat tanggalin natin yan para po yung tinatawag natin na pampataba, siguradong sigurado, solo yan sa ating tinatawag na
na principal na puno. At pangatlo, bakit tinatanggal natin yan? Kasi po, yung tinatawag natin, dapat tanggalin natin yan kasi para yung mga bunga niya ay napakalaki at napakamalusog talaga tingnan. Hindi katulad nung iba, may mga baluktot, may mga kon. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, yung magbibinta tayo ng ating mga produkto, katulad ng pipino, may class na yan eh. Anong klaseng class? Class A, class B, class C. So, ibig sabihin, tatlong klase po ang nilagay na class yan. Ibig sabihin, pag class A, yung talagang maganda ang hugis ng ating pipino, maganda ang forma ng ating, iba-iba ang presyo niyan. Halimbawa, yung class A natin, magkahalaga ng 30 pesos per kilo. Yung class B naman natin, magkahalaga ng 25 pesos. Yung class C natin is magkahalaga ng 15 pesos. So, may mga diferensya talaga. Doon tayo dapat makapokus sa class A sa ating pipino. Ayan po. Nahirapan ako ngayon kasi wala akong kameraman. Nahirapan ako sa pagpaakyat ng pipino. Ang bawat ginyan.